So ayan, good morning mga kabutcher. Bali, for today's vlog is it's all about Sunday ngayon, so rest day. So ito naman is mag-share naman tayo ng siyempre Lord's Day. Kailangan natin makakain ng counting word of God. So bali, ang pag-usapan natin ngayon is all about counting motivational lang naman to. Whether is kung lalo na kung nagpaplano kang ng mga bagay na gusto mong abutin sa buhay, tapos by Joe marami ng struggles and medyo mahirap nang abutin yung mga plano mo. Well, ngayon Sunday, so Lord's Day, so share ko sa inyo yung konting word lang naman sa Psalms chapter 20 verse 4 na ito'y isang word of God ng Lord na sinasabi dito is yung sa Psalms is 20 that may He give you the desire of your heart and make your plans succeed. So syempre sa buhay naman ng tao, lahat naman is merong plano sa buhay, kahit naman sinong tao, magulang. And take note nga pala, happy Mother's Day nga pala ngayon. So yun, mabalik ako, magulang, kapatid, anak, trabaho, empleyado, may mga plano yan sila. Kahit naman yung mga masasama, meron din mga plano yan. So katulad ko, ang journey ko is to sa buhay ko is mabigyan ng decent life yung family ko. So from the start, wala pa akong natapos, inabot ko ang lahat. Then ngayon nagkatrabaho ako sa butcher, tapos nagpaplano ako makapag-abroad, pero till now hindi ko pa rin siya na-achieve kasi nga may mga some sort of may mga parang plano ko na hindi rin agad-agad nag-aakma, pero hindi ko siya ginagawang reason para mag-quit. That's why nga ngayon mag-share nga ako sa inyo. So mabalik tayo dun sa Word of God. Sabi niya dun sa Psalms chapter 20 verse 4 is may He give you the desires of your heart and make your plans succeed. So ibig sabihin, kung maipapakita mo talaga sa puso mo, sa sarili mo, or lalo na sa prayer, yung desire mo is talagang parang talagang nakapokus ka, makukuha at makukuha mo yon. Lalo na kung ang isasama mo pa is ang Lord, kasi sabi niya may He gave you the desire of your heart, diba? So ibig sabihin tinukoy is yung puso. So kung ang puso ang tinutukoy, diba, ang Lord is God love. So ibig sabihin ang Lord is love and the Lord is the temple of our body at the temple of our the heart is the temple of our God. So ibig sabihin, ang ibig sabihin is tinutukoy dito is you have to talk about God. Kailangan mo siyang kausapin. You have to pray. You have to ask Him na kung ano yung mga plano mo sa buhay. You have to confess Him. Lahat kailangan mo sabihin sa Kanya yung mga gusto mong mangyari sa iyong buhay. Lalo na kung hindi mo na alam yung mga gagawin. And then, if the Lord God is sees the desires of your heart, which is good, na makakatulong sa iyo, yung hindi magkakaroon ng parang way na mapupunta ka sa path na mali, then the God will give it to you. Yes, so meaning you have to desire, you have to plan na mas maganda is makakabuti talaga sa iyo. Kung nagpaplano ka na para sa pamilya mo, like me, kung plano ko is love to give a decent life sa family ko, sa mga anak ko, tapos makapag-college sila sa college, or tas after nun, okay na, basta sigurado na ako na kaya na nila, hindi nila mararanasan yung mga naranasan ko na struggle ako sa pag-abot nung ano ko, nung career ko, kasi nga napariwara rin ako nung time na wala akong relationship sa Lord. Then nung nagka-family na ako, ayun, saka ko lang inayos ang lahat. But tingin ko, it's too late, but hindi ako sumuko until na naabot ko nga ito, situation na ito na nakakapagtrabaho, pero hindi pa man ako nakakaalis, hindi naman ako sumusuko. So, ayun nga,
kailangan mo talaga ipakita sa Lord yung desire ng puso mo sa plano sa buhay mo. Then you have to work for it. Hindi yan darating sa iyo ng parang pag sinabi mo, Lord, gusto ko pagdating ng panahon is ganito ang mangyari sa buhay ko. Gusto ko, Lord, magbigyan mo ako ng kotse, bigyan mo ako ng ganitong bagay. Hindi yan dabagsak sa iyo na karong katulad sa commercial. Kailangan mo siyang ipag-pray and then you have to work for it. And then, ito hindi magkakaroon ng problema sa will ng Lord, then the God will give it to you. So meaning, kung magpaplano ka, magde-desire ka, make sure na yung plano mo is talagang maganda yung layunin ng puso mo. Kaya alam, makita na ng Lord is clear yung puso mo na yung desire mo is bakit ka ba nag-a-achieve na makapagtrabaho, bakit ka ba nag-a-achieve na magkaroon ng pera. Kung ang makikita ng Lord doon is parang yung evilness or parang gusto mo lang yumaman, gusto mo lang magpa-pain, gusto mo lang mga bagay na ganun, hindi yun agad-agad na ibibigay sa'yo. Pero meron din naman, magtataka kayo kung bakit may mga tao naman successful kung na mayayaman, pas masasama. Diba, kung maraalala nyo is, meron isang kwento doon sa bundok na kung saan sabi nung devil, yung dinisib si Lord yung time na nagpa-prayer sila sa mountain, tinawag siya ng Diablo, parang niloko siya. Parang inadaya siya, sinusubukan siyang attempt na sambahin mo lang ako and then ibibigay ko sa iyo lahat ng mga karyan dito sa lupa at sa mundo. Nakikita mo ba ang lahat ng mga bagay na yan? Yan, bibigay ko yan lahat sa iyo. Basta lumuhod ka lang, magpatiwala at sambahin mo ako, sabi niya sa Diablo. So, the second word, may sinagot din ng Lord doon pero hindi ko na i-continue. Na yun ang pinupoint out ko dito. So, ibig sabihin, the riches of the world is hindi lang naman ang gagaling lahat sa Lord. There is the giver, another giver that we talk about in this video na yung evilness. So, may makikita kayo na successful but they continue to do what is wrong or they have to enjoy life lang naman sa mga bagay na gusto nilang gawin kahit na walang relationship sa Lord but they are successful. There are two things na nagbibigay. So, there's an evil and there's a good way. So, yung good is the God that give you the right desire, the right gifts na magagaling from Him na alam niya na mas ito'y makakatulong sa iyo. But meron din naman giver na nagbibigay ng richness na parang poison na akala mo okay, but when the time has come, magugulat ka na lang na nahulog ka na sa trap. So, on this video, na-share ko lang sa inyo na if you struggle to achieve something in your life at yung hindi mo alam kung ano yung gusto mong gawin, then meron ka man plans, meron ka man plano, meron ka man goals, nakapokus ka man, make sure that your desire is naka-align sa will of the Lord. It is your choice kung anong gusto mong gawin sa buhay. There's two things na meron dito sa mundo, good and evil. So, hindi ko naman sinasabi na gawin mo yung bagay na masama, hindi ko rin naman sinasabi na gusto gawin mo rin yung alam kong tama, but meron kang free will. So, my point is, i-share ko lang sa inyo yung goodness ng Lord sa word na binigay niya na sa Psalms chapter 20 verse 4 that he gave you the desires of your heart and make all your plans succeed. So magsasucceed ang lahat ng plans mo if the God sees the true desires of your heart which is naka-align sa Kanya. So happy Sunday and happy Mother's Day kung ako muli sa Good Your Journey, and don't forget to like and subscribe my channel. So regularly magbablog ako and every Sunday para at least hindi lang tungkol sa passport o sa documents yung share ko and tungkol sa mga sa butcher jobs or sa pag-abroad or anything na nakikita nyo dito sa niche sa video ko, sa content ko, is regular ako mag-upload ng every Sunday ng konting Word of God. Hindi ko man siya lalalayman, basta make sure na mas maiintindihan nyo siya. So again, God bless and don't forget to like and share and subscribe my channel. Adios.